Ang mga tao, ano na eh, natatauhan na eh. Nakikita na eh, ang mga pangyayari. O to, babanggitin ko lang sa inyo ulit. Ha? Ano nagawa nyo sa ipinangako ng administrasyong ito? Ngayon, gagamitin mo yung mga tao, katulad ni sa kapinsalaan ng ibang tao, ginagamit nila si Vice President Lenny Robredo na cover up sa kanilang kwanho, napakalaking kapalpakan sa lahat. Alam nyo ha, ito. Mabuti pa siguro kung ang ginawa na lang nitong administrasyong ito, wala naman palang kakayahan. Mabuti pa sana ang ginawa na lang nila. As is where is na lang eh. Ano ibig sabihin nun? Kung paano, minanage na lang nila yung pagpapatakbo ng gobyerno, kung paano itong tumatakbo sa mga nakaraan. Ang masama kasi, ang management sa nakaraang mga administrasyon, may mga nagnanakaw, pero hindi ganito na mga kaibigan eh. Talagang inaabuso ang kapangyarihan. Pumapatay ng mga taong labag sa batas ang nangyayaring pagpatay sa mga tao. Mga kaibigan, sana pinagpatuloy na lang nila. Total, ang dami namang magnanakaw ngayon eh. Di wala pa kayong problema. Hindi ba? Wala pa kayong tinatakban. Kaya ngayon, takip kayo ng takip. Wala na kayong ma-address pati sa bakuna. Yung kawalan ng pagtitiwala ngayon ng marami dyan sa Sinovac. Binibintang nyo kay Vice President Robredo, bakit siya ba kumuha niyan? Siya ba umangkat niyan? Siya ba nagpumilit ipagduldulan niyang Sinovac? Ang sinasabi niya, kailangan merong isang tanggapan na magre-rekomenda. Binasa nila yung batas eh. Napahiya sila oh. Kasi ito hindi mo maintindihan pagka pangkaraniwan, hindi ka agad maintindihan. Kailangan marinig mo, sila rin nagsasabi. Binasa nila yung batas eh. Meron pala talagang ganon. Ang kanila ngayon dinidepensahan para lang huwag sila sumabit, sabit-sabit sila. Sila pa nag-uusap po, Presidente Digong nyo, si Duque, tsaka si Roque. Ha? Mga kaibigan, ang pinag-uusapan nilang batas doon, yung universal healthcare, yung provision doon, na sinasabi kung, yung pagbili. Wala naman daw doon kasi donasyon lang daw ito. Kaya hindi na raw dapat dumaan doon. Ano? Ano kayo? DSWD? drugs yung pinag-uusapan na yan, bakuna. Mga kaibigan. Sa ibang araw natin pag-uusapan yan. Ang problema, kayo umangkat niyan eh. Kayo nagpasok dito niyan, nagpapasok dito niyan. Sa kabila na walang proven clinical trials yan. At sinasabi nga, ano ba yung bansa? May isang bansa ngayon, Cambodia, kung di ako nagkakamali. Yung bansang Cambodia, tinabla nila yung ano eh. Eh bali ba, kaalyado pa ng China yan ha? Yung Cambodia, mga kaibigan. Isipin mo ano sabi nung kanilang leader, ay hindi kami ikwan ha. Huwag nyo kaming gawing ano rito. Ano yun? Meron siya sinabi na yung parang huwag silang gamitin sa testing nila. Ha? Kaya sila raw ay kukuha ng ibang brand na hindi galing dyan sa China.
Ngayon, pananakot nyo. Ibig sabihin, pati Vice President, gusto nilang gipitin, ano? Para wala nang magsalita. Siya lang naman ang dahilan. Gusto nila may meron tapal na tape yung bunganga ni Vice President Lenny Robredo. Eh, dapat tayo nang mabahala rito. Mga kaibigan talaga. Tingnan ninyo. Ha? Ano ito? A task force on extrajudicial killings led by the Department of Justice will probe the killings. Eh, ang hirap, kailan matatapos yan? Talagang obligado yan, yung Department of Justice na imbestigahan yan. Bakit? Mukha yung sa, ano yan eh, yung sa drug war, di ba? Hiningan sila ng report ng United Nations Human Rights Council. Ha? Ano ba naging findings nila? Eh talagang walang nanlaban. Mahigit sa kalahati ng kanilang naimbestigahan. Pare-pareho baril. Mga kaibigan, alam nyo na yan eh. Sino ba mga lukulukong pulis na yan ang gagawa ng ganyan kung hindi kinukonsintiyan at kung hindi sila inutusan? Gagawin yan? Naku po, mga kaibigan. Ang takot lang niya mga yan. Sabi nga ni Mayor Lim, LA, yung mga pulis. Mayor Lim, ang tagal naging pulis niyan. Alam mo ba yung mga yan? Pag yan nakasuhan, nangangatog yan. Umiikot ang tumbong yan. Yan ang sabi sa akin ni Mayor Lim noong nabubuhay. Oh. Pero bakit malakas ang loob? Di ba sabi, akong bahala dyan, ako mananagot dyan eh. Sila raw mananagot. Siya raw mananagot, si Presidente Digong nyo. Sabi niya lang yun. Sabi nga natin, recorded na yan eh. Hindi naman habang buhay, nandyan yan eh. Di ba? Hindi kayo habang buhay dyan. Habang panahon? Hindi. Yun ang gusto nyong mangyari. Maging habang panahon na para tuloy-tuloy ang ligaya, walang accountability, ha? Lahat ng pwedeng gawin, magagawa, mga kaibigan. Ano pa sabi ng damuhong si Roque? So kung ano man ang konklusyon ni Vice President Robredo, kung wala siya doon sa mga pangyayaring yun, as usual, laging mali ang ating Vice President. Eh siyempre, ganun talaga, lalo na panganib. Saan ba panganib si Vice President Robredo? Sa kanilang hangarin na maigiit ang kanilang mga sarili sa pwesto habang panahon. Panganib si Vice President Robredo dyan, mga kaibigan. Sapagkat hindi papayag eh, nakita ninyo sinabi. Hindi kami titigil magsalita hanggat may mali. Di ba? Pagkat yun naman ang tama, mga kaibigan. Sapagkat kung wala nang kamukha niya na mataas ang pwesto na magsasalita, eh paano ang Pilipinas? Di ba yun din yung kinukwento ko sa inyo nung si Trillani si ginigipit? Sabi sa akin ni Mayor Lim, o sabi ko si Senador Trillanes, ganyan-ganyan. Mukhang ano. Eh sabi ni Mayor Lim, eh sino pa magsasalita? Ha? Eh mabuti nga yan, may nagsasalita eh. Mga kaibigan. Si Mayor Lim, nakita ninyo? Di ba mabagsik din kumampanya sa laban sa criminality? Si Mayor Lim, ginagaya lang nila. Ang ginagaya nila, mali eh. Di ba? Yung gusto lang pumor, hindi totoo eh. Yung kay Lim, totoo lahat ang kampanya. Mga kaibigan, sa panahon ni Lim, walang napatay na inosente sa mga ginawang kampanya ni Lim. Walang inosente, mga kaibigan. Totoo lahat. At hindi ganyang kagarapal, mga kaibigan, ang nangyari.
nung si Mayor Lim ang nakaupong mayor sa Maynila, nung kanyang first incumbency, na siya'y tinawag na Dirty Harry. Oh, mga kaibigan. Oh, sabi, oh, laging mali. Eh, siyempre, laging yung minamali. Eh, may paliwanag pa itong narinig ko eh, kahapon eh. Na, sabi nito si Mantika Roque, ano raw, no, di ba si Vice President Robredo Anya eh, in-appoint dun sa anti-drugs war, ang ginawa, binatikos daw. Hindi naman binatikos eh. Mga kaibigan eh, may hinihinging mga dokumento si Vice President Lenny Robredo na ayaw nilang matuklasan ni Vice President Lenny Robredo. At saka yung pag-appoint sa kanya from the very start, patibong yun. Ha? Para sirain siya. Diba? In-appoint siya, pinagmumumura siya ng mga yung mga troll, yung mga bot, habi, mga bots, yan palang bots, yan ang tawag sa, isa sa tawag sa troll. Yun eh, pinaigsing robot, kaya bot, ha? Organize yan sa social media. Ang tawag dyan bot, mga kaibigan. Ngayon, eh kahit walang ano yun ha, kahit walang pumipindot ng mga fake account, nag-automatic yun ang comment. Di ba? Yun yung bot sa, ano, sa internet. Ngayon, eh, di ba? Talagang ang pakay, durugi nila. Parang kunyari, yung pwesto, yeah, bigyan natin ang pwesto ito para natin binigyan ng lubid. Ha? Nabibigtihin niya yung sarili niya. Ha? Sapagkat ang antay nila magkamali. Eh, umpisang-umpisa pa lang, merong hinihingi si Vice President Lenny Robredong records, di ba? Doon sa PIDEA, tsaka sa PNP. Ba na, ano na sila? Umikot na tumbong. Eh, binabanatan mo niya. Banat ba yun? Ha? Ano yan? In-appoint mo para maging tau-tauhan? Bay, hindi. Ngayon, sasabihin nyo, eh, gano'n naman pala. Alam naman pala ni Vice President Lenny Robredo na yung appointment sa kanya. Ako, alam ko yun eh. Alam niya yun. Ano yan, bobo? Hindi bobo yan. Abogado yan eh. Hindi lang mayabang. Kamukha nito, nagyayabang. Puro lagi nasa batas. Wala naman sa batas. Mga kaibigan, o, nasan yung constitution na sinasabing siya lang ang sole authority na magpapasya sa mga kasunduang panlabas? Meron bang naipakita, mga kaibigan? Simple yan, ha? Simpleng provision yan sa saligang batas na hindi nila mailabas. Kayo maglabas, tapos sasabihin ninyo, ilabas. Kayo ang maglalabas dahil kayo ang accountable. Ano yan? Wala kayong pananagutan dyan? Ha? Magkamatayan? Ano yan? Impunity? Mga kaibigan? Isipin ninyo? Oh. Ginagawa nila sangkalan, ha? Pantakip sa kanilang kapalpakan si Vice President Lenny Robredo. Ay, tigil nyo na yan. Nabibisto na kayo. Wala na silang ibang paraan eh. Para kailangan mag-create na sila ng pananakot sa pamamagitan ng ganyan, mga kaibigan, ha? Para baka sakaling maisalba pa nila. Wala na po. Wala na sa kamay ng mamamayan, mga kaibigan, ha? Wala sa kamay lamang ng mamamayan, wala. Ha? Ang totoo, hindi na kasi sila pinapansin. Ramdam na nila yun.
wala nang pumapansin sa kanila. Alam na ng taong bayan na hindi totoo ang ginagawa nila. Kaya kahit anong sabihin, hindi effective. Paano ang paniniwalaan yung bakuna? Eh kayo nagsisipagsalitaan. Sino ba kanya? Magaling yan. Ha? China? No. Ba't ayaw magpabakuna ni Duque? Di ba siya dapat ang magpabakuna? Pakita niya. Kahit wala siyang kredibilidad, at least eh, nagpabakuna siya. Di ba siya tumanggi? Ang inaantay niya? AstraZeneca? O Pfizer? Mga kaibigan, bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng